Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikuran na inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabaksakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikuran yung mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 'Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lamang iyan.' Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, 'Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang balibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin.'" Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa kapahamakan. Tayo ay palagi nagdarasal, nagsisimba, at laging kahilingan natin sa Diyos iligtas tayo sa anumang disgrasya, aksidente, at kapahamakan. No? Subalit, paano kung may mangyari ngang sakuna o aksidente o trahedya? Kadalasan ito'y ang ating naiisip ay, ito ba'y parusa sa akin ng Diyos? Ako ba'y kanyang pinarurusahan? Naalala ko meron akong isang kaibigang pari, isang dating kaibigang pari na nakasama ko sa isang parokya. Ang kanyang pangalan ay Father Evan. No? Father Evan. At nung kami nagkahiwalay na ng parokya, ay nabalitaan ko minsan na siya ay naaksidente. No? Naaksidente siya. Araw na Linggo, sunod-sunod ang kanyang misa, at upang mapabilis ang kanyang paglipat sa bawat chapel na kanyang pagmimisahan, ay sumakay siya o nagdala na lamang siya ng isang motor, no? Motorsiklo. At dun sa kanyang paglipat-lipat, dahil sa kanyang pagmamadali, ay siya'y nasanggi ng isang 10-wheeler truck. At kasamaang palad, siya'y pumailalim sa truck. At nasagasaan ng truck ang kanyang ulo at ito ay napisak. At kumalat ang kanyang utak sa lansangan. Siyempre, ang pangyaring ito ay very shocking sa lahat, no? Lalo pa nga sa mga nakakakilala sa kanya at mga kaibigan. At matapos ang aksidenteng ito, napakaraming mga tanong, "Father, bakit? Bakit ito pinahintulutan ng Diyos?" No? O isipin mo nga naman, di ba? Pari, araw na Linggo, sunod-sunod ang mga misa. Maaaring nagtatanong tayo, hindi ba siya iningatan ng Diyos? No? So maraming mga tanong sa mundong ito na napakahirap sagutin, di ba? Isa nga itong ganito. Iniisip nga natin kapag na may ganitong trahedya o aksidente, ako ba'y pinarurusahan ng Diyos? No? So yun ang ating pag-uusapan. Lalo pa nga dito sa Ebanghelyo, may mga trahedya, man-made at accident na nangyari. Sabi ni Lord, akala nyo ba, porkit nangyari sa kanila yon, mas makasalanan sila kaysa iba? Hindi. Ay, nasabay ng Panginoon, no?
Sa point ng ating ebanghelyo, alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi mapagparusa. Naparito ang Diyos, hindi tayo iparusahan, kundi tayo iligtas. Habang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng Diyos ng sapat na pagkakataon para talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Habang tayo nabubuhay, hindi tayo paruhin. Kung tayo man ay makaranas ng aksidente, trahedya, no? Huwag nating isipin na ito'y parusa ng Diyos. Hindi. Sapagkat kung tingnan natin yung mga unang Kristiyano, marami sa kanila ay tragic ang naging wakas. Kung babalikan nga natin ang buhay ng 12 alagad, yung 12 apostol, lahat sila tragic. Their life ended tragically, no? Except si John. Si John kasi nakaligtas, pero muntik na rin, no? So iisipin ba natin na sila'y pinarusahan ng Diyos? No. Hindi natin iisipin yon. Hindi naman ganun talaga. At maging tingnan natin ang buhay ng anak ng Diyos, si Kristo, hindi tingnan natin sa mata ng mga tao, His life here on earth ended tragically also. Sabay pinarurusahan ng Diyos? No. So huwag nating iisipin na anumang mangyaring tragedy or aksidente dito sa buhay natin sa lupa ay isang parusa. Hindi ganon ang Diyos. Hindi mapagparusa ang Diyos. Ganun pa man, ilang ulit na sinabi sa Ebanghelyo, subalit kung hindi ninyo tatalikuran ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. O yun. Yun ang parusa. Subalit ang parusa ay pagharap natin sa Diyos sa kabilang buhay. Hindi dito sa lupa. Ang tunay na pagpaparusa ay hindi dahil sa ginusto ng Diyos, kundi dahil sa ginusto na rin natin. Dahil binaliwala natin ang kasalanan. So mga kapatid, ang tunay na kapahamakan ay bunga ng kasalanan. Huwag nating katakutan yung papatay lamang ng ating katawan. Sapagkat lahat naman tayo mamamatay, no? Subalit, nangako ang Diyos na kung tayo naging tapat sa Kanya, tayo Kanyang bubuhaying muli. Okay? Subalit, kung tayo'y namatay sa pagkakasala, wala na. Wala nang pag-asa. Huwag na tayo pang umasa na tayo bubuhaying muli at mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Yun ang dapat nating katakutan. Yung pumapatay hindi lamang ng katawan, kundi ng ating kaluluwa. At ano yun? Kasalanan. Alam niyo mga kapatid, the wage of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ng kaluluwa. Alam niyo ang nakakalungkod sa panahon natin ngayon, paulit-ulit ko itong sinasabi, ay yung our generation now has lost its sense of sin. Hindi na natin alam ang kasalanan, o maaaring ini-ignore na lang namin, binabaliwala na lamang natin ang kasalanan. Tanggap na natin, normal na. Subalit hindi porkit nagiging normal, ito'y nagiging tanggap o katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. So, paano natin, anong gagawin natin? Ang unang-una, you have to know what sin is. Kasi we have lost our sense of sin. Hindi na natin kinikilala ang kasalanan, magnako, magsinaling, pumatay. Parang tanggap na natin yun eh. Subalit, kailangan balikan natin ang utos ng Diyos. Ito'y bahagi sa pinagbabawal. Pinagbabawal ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw. Lahat yan ay pinagbabawal ng Diyos. Ibig sabihin, pag ginawa mo yan o sinang-iyunan mo yan, nagkakasala ka. No, nagkakasala ka. At alam niyo mga kapatid, ang kasalanan ay either you committed it or you omitted it. No? Sin of commission, sin of omission. Ginawa mo o binaliwala mo. No? Halimbawa, yung pagnanakaw.
Maaring ikaw yung nagnakaw, nagkasala ka. Maari din naman na hindi ikaw yung nagnakaw, pero alam mo may nagnanakaw, pero dinedma mo lang. Wala kang ginawa. O maaring sinang-ayunan mo pa. Sin of omission yun. Kaya wag nating iisipin, ay, wala akong kinalaman dyan. Mali. Tandaan natin, mga kapatid, maghahari lamang ang kasamaan kapag ang mga taong matuwid ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. No? At tandaan natin, mga kapatid, tayo naghakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. No? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Halimbawa na lamang yung usapin ng kahalayan at pagdanasa. Diba? Madalas nasa isip niyan eh. Alam niyo, sex is in the mind. Kahit hindi mo yan maisagawa, pero yung kahalayan, pagnanasa sa kapwa, nasa isip yan eh. And you entertain it. Nagkakasala ka sa isip. No? Kahit hindi mo yan maisagawa. Kaya nga, mga kapatid, lagi nating iisipin yan. Ha? Tayo nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. O yung hindi natin ginawa na dapat natin ginawa. Sin of omission. Okay? Kailangan alam natin yan kasi nga, we have lost our sense of sin. Okay? Yung ikaw, at saka yung ikaw yung maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Yung kahalayan, no? Yung minsan kasi sa mga tao, gusto lang niyang magpa-sexy, di ba? Iisipin natin, what's wrong with that? Masama bang magpa-sexy? Pero hindi mo iniisip, nagiging instrumento ka ng kahalayan. Nagiging instrumento ka ng ibang tao ay mag-isip ng kahalayan at pagnanasa. So, nagiging instrumento ka ng pagkakasala ng iba. Dapat iniisip nyo rin yan. Diba? Kung papanoorin natin ngayon ang social media, grabe eh. Masyadong sexualized. Parang lahat na lang halos tungkol sa sex. Nakakalungkot. Yung sa atin normal na, hindi na natin nakitang naging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. Kasi, alam naman natin ngayon, ano? Okay, hindi ka nga physically nakikiapid. Pero maaari ikay nakikiapid sa iba, cyber sex, di ba? Cyber sex. Hindi nga kayo nagtatalik ng physical, nagtatalik naman kayo sa internet. Sa cyber sex. Kaya, yun. Pag-isipan nating mabuti. At paano nga ba natin matatalikuran ang kasalanan at paano tayo talaga magbabalik loob sa Diyos? Tandaan natin, mga kapatid, hindi naman tayo mga protestante at hindi rin tayo mga born again. Sila wala silang pari. So, they have no other choice but to go, direct confession to God. Pero tayo, mga kapatid, we are so blessed. Sa atin, sa Catholic Church, binigyan tayo ng Diyos ng katiyakan na ang ating kasalanan ay mapapatawad. Katiyakan. Makatitiyak ka ng kasalanan mo'y pinatawad na nga sa pamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo. We are so blessed. The Lord Jesus Christ died on the cross so that He can give that sacrament to us. Ang sakramento ng pagpapatawad sa ating kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit naghandog ng buhay si Kristo sa krus. Tapos ngayon binabaliwala natin. Sinasayang natin. Mga kapatid, pagdating sa kasalanan, your prayer will never be enough. Your prayer will never be enough. Kahit na ikaw ay maglakad ng paluhod at padapa sa loob ng simbahan. Pero kung hindi mo naman ito dadalhin sa sakramento ng pakikipagkasundo, you have just wasted your time.
So ngayon, medyo pandemic pa rin, di ba? Level 2 pa tayo. So ang ating kumpisal, bagamat nawala nga yung kumpisal ang bayan, meron pa rin naman. Modified nga lamang. Magpapaschedule kayo, hopefully by groups, no? At isusulat ninyo ang inyong mga kasalanan. Sabagat iniiwasan nga natin yung conversational, no? Iniiwasan natin na we talk close to each other. Iniiwasan natin yun. Kaya nga, modified ang ating kumpisal, isusulat mo yung kasalanan mo, at pinakamaganda nun, magpa-schedule kayo. Mas maganda by group, no? Yun, magpa-schedule kayo. So mga kapatid, tanda natin, sa ating mga Katoliko, to go to the sacrament of confession or reconciliation is an obligation at least once a year, at least during the season of Lent. Obligasyon yan. At least once a year. Ay, 2 taon na yung pandemic, so nangahulugan halos lahat, marami, ay wala. Nawala ang sakramento ng pakikipagkasundo, no? Nakakalungkot nga po dahil sa alam natin maraming namatay sa COVID, di ba? At palagay ko marami dun sa namatay, hindi nabigyan ng sakramento ng pakikipagkasundo. So mga kapatid, ang point is, huwag na tayong maghintay pa na tayo ay nag-aagaw hininga na. Huwag na tayong maghintay pa na tayo maging biktima pa ng aksidente na wala tayong choice, wala tayong magagawa. So habang kaya pa natin, talikuran na natin ang ating kasalanan, magbalik loob na tayo sa Diyos, sakramento ng pagkakasundo, sapagkat yun ang katiyakan na matatanggap natin ang pangakong pagliligtas ng ating Panginoon. No? Sabi nga sa babala, kung hindi nyo tatalikuran inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako.